ukol sa pagbabahagi ng mabuting balita ang Ebanghelyo ngayong unang Miyerkules ng Juan. Buong buhay ng Panginoong Hesukristo nakasentro sa kanyang misyon sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Bagay na inihabilin niya sa kanyang mga alagad at sa atin upang ipagpatuloy. Mababasa sa Ebanghelyo ang pagpapagaling ni Jesus sa biyanan ni Simon Pedro. Matapos itong ibangon ng Panginoon dahil sa nag-aapoy na lagnat, agad itong nagsilbi sa guro at kanyang mga alagad. Mahalagang paalala ng taos pusong pasasalamat sa kabutihan ng Diyos sa pamagitan ng pagsisilbi sa kapwa. Ang pag-ikot ni Jesus sa iba't ibang kabayanan sa paligid ng Kapernaum ay hudyat na ang mabuting balita ay hindi limitado sa isang lungsod lamang. Giit ng simbahan, the location does not matter because the kingdom of God which Jesus has come to proclaim is not confined in space and time. Nang mamalas ng mga tao ang kapangyarihan ng Panginoon na magpagaling at magpalayas ng mga demonyo, nais nila siyang manatili sa kanilang lugar bilang in-house faith healer. Gayon man, nilinaw ni Jesus na kailangan din ng ibang bayan marinig ang mabuting balita. Puna ng simbahan, Jesus will not stay with them because he knew that he must proceed to the cross, and he calls us to follow him. Paalala ng Iglesia, we all have ways that we would prefer to serve the Lord and ways that we wish He would serve us. But as His followers, we are to do the work He sends to us sa anumang lugar at sitwasyon, maging sa kabila ng karamdaman. Nais ng Diyos gamitin tayo bilang mga instrumento ng kanyang pag-ibig upang ipamuka sa lahat ang kadakilaan ng kanyang kaligtasan. Ito, ayon sa simbahan, ang pinagninilayan natin tuwing dinarasal natin ang ikatlong misteryo ng liwanag ng Santo Rosario, upang pangidapatin tayo ng Panginoon bilang kanyang mga katuwang sa misyon na pagbabahagi at pagpapalaganap ng mabuting balita sa pamagitan ng sariling buhay at pang-araw-araw na eksperyensya. Sa huli, paalala ng simbahan, our faithfulness to His will changes our hearts and makes us instruments of His presence in the world that desperately needs Him. All that we do and suffer in union with the Lord bears fruit in the kingdom of God. Nawa makamit natin ang tunay na pagbabago sa pagtanggap ng mabuting balita sa ating buhay upang ibahagi ito sa iba. Santa Maria, patatagin mo ang aming pananampalataya sa Ebanghelyo